bago po tayo mag-umpisa, kailangan po nating hanapin yung injection begin nitong una, yung number 1, katulad nyan. Yan po yung injection begin, yung kunting patak lang. Ilalak po natin yan upang hindi na gumalaw. Yan po yung hinihigpitan ko. Yan yung lock niya sa ilalim. Makikita nyo rin mamaya yan. Ngayon po ay nakalock na yung lock. Ngayon po ay kailangan nating hanapin yung 0 degree, itatapat sa pointer, katulad nyan. May pulis. I-lock natin para hindi gumalaw. Iba din po yung lock ng degree disc. Kailangan po nating ihigpitan upang hindi na gumalaw yan. Yang pumapatak ay tanda ng ating beginning injection ng ating number 1 sa plunger. Yan. Yan po yung number 1. Yan po yung susundan natin sa mga natitirang 5 piraso. Punta na po tayo dun sa susunod. Ang pairing order niya ay 1, 5, 3, 6, 2, 4. Kaya dito na tayo sa susunod, yung number 5. Tandaan po, dapat po laging naka-full throttle yung ating accelerator. Kailangan tanggalin yung spring, saka yung nasa loob. Tanggalin din yung needle ng delivery valve. Yan. Yan. Kailangan nating tanggalin yan. Ibalik. Balik na yung holder. Tapos higpitan. Loose thread. Ilagay na yung fuel line. Para makita natin yung patak niya. Ngayon, punta tayo dito sa ating degree disc. Nakita nyo, naka-zero yun. Dahil galing tayo kanina sa number 1. Ngayon, kailangan nating luwagan muna yung lock niya dun sa baba. Yan, kita nyo. Ito na yung number 5. Tandaan po natin, dapat po laging naka-revolution yung ating accelerator sa sagat po. Kasi po pag hindi, hindi natin magagawa ito. Ngayon, para maluwagan nyo yung nut, kailangan nyong isit sa pinakamataas na stroke yung roller nya. Yung gumagalaw, yung may nut. Pwede nyo ring ilock dito para hindi siya gumalaw o bumaba. Gamit ko dito yung 14 na manipis. Dapat dalawa yung ganyan nyo para pangkontra yung isa. Ito yung itsura ng ruler kapag nasa labas. Ngayon, susubukan na nating luwagan yan. Yun na, maluwag na. Luwagan lang pong mabuti yung lock nya, yung lock nut.
ito pong bandang taas, yan yung kailangan nating ikutin kapag mag-a-adjust na tayo. Ngayon, kailangan na nating luwagan yung tornilyo na nilak natin kanina dahil mag-umisa na tayo. Ito yan, yung tornilyong nilalak natin kanina. Nabili ko nga po yung degrades niyan sa Lazada. Nasa 1.5 po ang ano niya, presyo niyan. Ngayon, dahil maluwag na yung nasa roller, ang kailangan naman natin ngayon, hanapin natin yung degree sa ano, degree disc, kung ano bang ang, ano, kailangan nating itapat o anong degree kailangan. Ngayon, dahil 6 cylinder yung ating ginagawa, kailangan nating i-divide sa 6 yung 360 degree. 360 divide 6. 60 degree bawat isang cylinder o plunger. Ngayon, from 0 pupunta tayo sa degree na ano, 60. Hanapin natin. Kasi galing tayo sa number 1. Susunod na natin yung number 5. Base sa ating ano, pairing order. Ikutin natin. Ayun. 60. Kailangan na nating ilock ito upang hindi na umikot yung ating camshaft dahil sa compression ng mga plunger spring natin para hindi na tayo mawala dun sa 60 degree dun sa ating pointer. Itapat lang natin ng maayos. Yan na yung 60 degrees. Nakalak na yan. Double check natin. Yan. Ibukas na natin yung ating fuel supply. Yan nga pala si Kuya Jomar. Nag-umpisa na. Mag-a-adjust na tayo dito. Doon tayo sa kabila. Ito na yung ating spanner. Kita nyo malakas yung tulo ng krudo natin. Ngayon, 60 degree na tayo. Kailangan yan. Mahina na yung patak nyan kasi yun yung magsasabi na injection pigi na siya katulad nyan. Makapatak na siya unti-unti. Kapag nag-set ka ng degrees, katulad ng 60 degree tayo, dapat hindi yan malakas. Dapat katulad lang mga ganyan lang yan. Dahil kapag malakas yung tulo nyan o mabilis, ibig sabihin, delay yung ating timing sa ating injection pump. Importante ito sa mga inline pump katulad ng ginagawa natin. Ito pala ay 6D14 na Denso injection pump. Pag inikot mo ng counterclockwise yung tornilyo sa ilalim, hihina yung patak. Saka vice versa. Ganun lang. Kailangan na nating ilock at pag nailock mo na, isunod mo na yung iba.
Yan, okay na yan. Ngayon, kailangan na natin ibalik yung mga lamang loob doon sa taas, yung spring. Hanggang dito na lang tayo dahil mahaba na yung video natin. Ganun lang yun, sunod-sunod lang yun. Yung 60 degree, pag susunod na yung iba, magdagdag ka lang ng 60 degree ulit. Bali, susunod 120. Sundan mo lang yung pairing order. I-check natin yung rod niya kung gumagalaw. Importante din yan, tulad niyan.